Okay, good afternoon po guys. Welcome po ulit sa aking channel, Vherio-Tv Technical Vlog. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, click lang po subscribe and notification bell para may mga bago akong video. Update po kayo. Ngayong araw na to, pag-aaralan po natin tungkol sa BIOS. So, ano po nga po ba yung BIOS? So, ang BIOS po, basic input output system. So, pag nag-install tayo na at nagko-configure ng mga device sa motherboard, pag nag-install tayo ng mga processor, RAM, video card, mga device na yan, laging involved po yung BIOS. Ay nag-set up tayo ng program sa ating operation system. Kasi, pakita siya involved. Kasi, sa BIOS, pwede tayo mag-adjust ng capacity ng ating video card, overclock, memory, mga voltage, pati speed ng pan, pati temperature, monitoring, andun po lahat sa BIOS, makikita natin. So, napaka-importante po ng BIOS, basic input output system. So, ano nga po ba yung BIOS? Ang BIOS po, napakahalaga po yan sa ating motherboard, basic input output system. Kombinasyon po siya ng hardware at software. Sa madaling salita, firmware po siya. Pag sinabing firmware, fusion po siya ng software at hardware. Firmware siya na nasa ating motherboard. Firmware siya na naka-built-in sa ating board sa small plus EEPROM. Nasa memory module po siya ng board. Isa po siyang form ng read-only memory. Pero pwede po natin siyang baguhin o reprogram pag hindi siya baguhin, tulad ng mga date, mga capacity ng video, time, ganyan. Ganyan, pag nag-overclock ka, o magdadagdag tayo ng mga peripherals, mga device, pwede nating baguhin yun, tapos i-save sa ating BIOS. Ayan po ang BIOS. So, sa BIOS po, pagtapos nating iyon yung ating computer, magsasagawa po siya ng pause o hindi natawag na prepare o power on self test. Ibig sabihin po, pag nag power on self test siya, kine-check niya yung sarili niya system kung may problema ba o okay. Tapos i-identify niya kung ano yung mga device sa basic hardware, mga component na didetect ng ating BIOS sa ating motherboard. So, pag nag-pause po siya, nag-power on self-test, pag may nakita siyang problema, hindi siya tutuloy sa ating Windows. Mag-bit siya, pwede siya mag-bit ng 2-bit, 3-bit, depende po kung ano. Bawat bit po yan, may mga kahulugan. Halimbawa, 2-bit sa RAM yan, 8-bit sa video card. So, may mga kahulugan po yan. May bibigay po ako sa inyo mga guide yung tungkol sa mga problema pag sa bit. Kung ilan yung bilang ng bit, dun po, may basehan po, yun ang mga problema niya. So, kung okay naman po yung ating computer, pagtapos siya mag-power on self-test ng BIOS, didiretso siya sa ating, mag-bibit siya ng isa at didiretso sa ating Windows. So, yung ating pong BIOS, trabaho po niyan, pagtapos siya mag-pause, magsagawa ng power on self-test, pag okay siya, maghahanap siya ng natawag na maghahanap siya ng bootable device. Tinatawag na bootstrap. Yun po yung process ng paghahanap ng bootable device. Yung bootstrap po. Mag-detect siya na kung may mga device siya, yung mga hard drive tayo na may naman na software, mga Windows operating system. Pag na-detect niya na mayroong operating system, mag-boot siya doon. Tinatawag na bootstrap. Tutuloy siya. So, yun po yung
pangalawang trabaho ng ating BIOS. Yung una, power on self test. Yung pangalawa, magkakaroon siya ng basic routine na tawag na bootstrap. Ilo-locate niya yung operating system. Pag na-locate niya na yun, natutuloy po siya sa ating operating system. Kung ano ang Windows natin, Windows 7, Windows 10, Windows 8, no, ganyan. Tutuloy siya. So, sa BIOS, meron din po siyang, nandun din po yung program na nag-a-allow sa atin yung magbago ng settings sa display, sa time, processor, memory. And pwede natin ma-view sa BIOS yung ano, temperature ng ating system. Mamonitor natin kung nagiinit na ba o ano. Doon po natin ma-manage lahat yan sa BIOS. So, pagtapos po ng ating power on self test, pwede rin po tayong, may dalawang option po tayo pagkatapos ng pause power on self test. Pwede i-direct natin sa Windows o pwede tayong pumasok sa CMOS. So, ano nga ba yung CMOS? So, yung CMOS, yung tawag na complementary metal oxide semiconductor. Small amount lang po yun ang memory na nasa ating motherboard. Naka-store sa ating basic input-output system, BIOS. Software po siya, program na nasa ating memory chip sa ating motherboard. So, yung BIOS po, ano siya, nasa motherboard, nasa EEPROM po siya. Naka-fix na po siya sa ating motherboard. Software po yun. Yung CMOS naman, program siya na nasa maliit na IC. Nasa IC po siya. Yung IC ng BIOS, nandun yun. So, kung may babaguhin tayo sa ating BIOS, yung CMOS, isisave niya doon sa CMOS, sa ating bahay sa IC, yung mga nabago niyang program. Nakasave yun doon, kaya maminsan makakita po kayo ng battery, tinatawag niya CMOS battery. Yun po kasi yung nagsisave sa kanya, kung may babagawin tayong settings, isisave nung binago natin na program, isisave doon sa IC, sa chip, yun sa CMOS, sa BIOS. Isisave doon. Kaya kailangan ng battery. Pag tinanggal po natin yung battery, mawawala, may erase yung ating mga sinave doon. Kaya kailangan, laging monitor natin yung battery, pero okay pa. So, pag pumasok natin sa ating CMOS, pupunta po tayo sa lab natin, BIOS. So, makikita po natin doon yung mga settings po. Pag pumasok po tayo sa ating CMOS, may pipintin lang po tayo mga ilang stroke key. So, iba-iba po yan. Iba-iba po yan, depende sa version ng ating BIOS sa brand natin. Yung iba, F2, delete. Yung iba, F10, ganun, F8. Iba, control escape. Marami po, iba-iba. Bibigyan po kayo ng guide sa ating yan, nakikita nyo po sa ating video sa monitor mga key na dapat natin pindutin pag papasok po tayo sa ating BIOS mga key na control shift S, control alt S, control alt escape yan, mga ano po yan para mapasok tayo sa ating BIOS. So, pag napasok po tayo sa ating BIOS, makikita po natin yung ano niyan, settings. Marami pong mga settings diyan na pipindutin. Mga menu. Ituturo ko po yun sa inyo susunod na topic natin, susunod na lesson. So, pag napasok na po tayo sa ating BIOS,
makikita po natin kung anong version po yan. Marami pong version ng ating mga BIOS, depende po. Pero kalimitan po yung version ng ating BIOS. Kalimitan po yung BIOS na ano, Phoenix Award. Yan. Sa yung American Mega Trend AMI BIOS yung karamihan po. Yung common na mga ginagamit sa ating BIOS. Pero marami po yan. Marami po sila. Depende yan sa version na yan. Nakikita natin iba-iba po yan. So, yun lang po yung pagpamasok tayo sa ating CMOS. So, pagkatapos naman nun, papasok na tayo sa ating CMOS. Marami tayong pwedeng bagumin sa ating CMOS na itaturo ko po sa inyo sa sunod na topic. Pagkatapos natin mag-power on self-test ng BIOS, kung walang problema, didiretso siya sa Windows o kung gusto nyo ipasok sa CMOS. Pangalawa, maghanap siya ng bootstrap. Pangatlo, yun nga, yung sa settings ng BIOS, pwede natin bagumin siya. Pangalawa po, na discuss ko na po yung BIOS, yung CMOS, yung bootstrap. Sa ating BIOS po pala, karamihan na ginagamit pala na sa BIOS. Yung flash BIOS, yung most common type. Kasi yung flash BIOS, inaalaw niya na magbago tayo ng BIOS na hindi na kailangan natin magpalit ng microchip. I-reprogram natin siya. So, mga common po na BIOS, common computer na BIOS manufacturer. Yun nga yung sinabi ko, American Megatrend Corporation, Phoenix, BIOSOC, Inside Software, marami po yan. Ipapakita ko po sa inyo. Dyan sa monitor makikita nyo yung mga manufacturer, mga version. So, mahalaga po yung mga flash BIOS para mapadali yung trabaho natin. Imbis na magpalit tayo ng chip, i-replace na natin siya. Pag nag-replace tayo kasi pwede natin upgrade yung ating BIOS para makasunod tayo sa mga bagong update ng hardware o software. So, pag nag-replace tayo, pag upgrade tayo, kailangan natin remove yung ating BIOS setting na naka-install sa ating CMOS sa BIOS software. Pwede rin natin backupan yun para matago natin yung dating settings natin. Upgrade natin yung ating BIOS. So,